Inihahandog ng mataas na paaralang Ra Soliman, aghamat teknolohiya, ang paglulunsad ng buwan ng nagkakaisang bansa na may temang International Year of Plant Health 2020. Ako ang inyong guro ng palatuntunan, Ginoong Aniel Carpio, mula sa kagawaran ng Araling Panlipunan. Ako ang buhay. Ako ang tahanan ng milyong-milyong buhay. Ako rin ang bumubuhay sa milyong-milyong iba pa. Ang kasaganaan ko ay inyong kaunlaran. Ang kakapusan ko ay inyong kamatayan. Pinabalot ko ang daigdig at ang aking impluwensya ay higit pang malawig. Ang pag-iral ko ay mas matagal pa sa kaya mong mawari. Ngunit nanganganib ang aking mundo. Kailangan mapansin ako ng mga tao upang masiguro ang aking kinabukasan. Dahil ako ay dapat pangalagaan. Nakasalalay sa akin ang iyong kalusugan. Nakasalalay sa akin ang iyong buhay. Ako ang mga halaman. Ako ang buhay. Tayo naman ay magbigay galang sa dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang panalangin, sa pangunguna ni Ginoong Renato Cabrera na susundan ng pambansang awit. Tayo po ay manahimik at sandali po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mapagpala, dakilang Ama, sa panahong ito ay nadaanan po namin ang napakaraming pagbabago na kinakaharap namin sa kasalukuyan. Mula sa aming pagising hanggang sa aming pagtulog ay dama po namin ang napakaraming pagbabago na dulot ng pandemya na aming kinakaharap. Ito po ay nagdudulot ng agam-agam at stress, kahirapan, kawalan ng trabaho sa napakaraming tao sa buong mundo. At higit sa lahat ay ang walang katiyakan ng aming mga kalusugan. Ngunit, Panginoon, sa kabila po ng pandemyang ito na aming naranasan, kami po'y naniniwala na ito ay mayroong mabuting dulot, mga pagbabagong mabuting dulot sa ating kapaligiran, ang tuluyang pagyabong ng mga halaman at mga puno sa ating kagubatan, ang pagkadalisay, kalinisan ng mga tubigan, ilog at karagatan. Ang lahat ng ito ay nagiging mabuting paraan upang ating kondisyon ay luminis, magkaroon ng kadalisayan. Panginoon, kami po ay patuloy na sumasamo na naway ipadala niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu na siyang magiging gabay namin sa panuruan ng taong 2020-2021. Sa kabila po ng mga hamon, ng kahirapan na aming tinatahak bilang guro, kami po ay naniniwala na sa inyong gabay, ang lahat ng ito, lahat ng hamon ay magiging matagumpay. Ang lahat ng ito po ay aming samot na langin sa tulong ng iyong banal na anak na si Jesus. Amen. Thank you.
Lahat ay nasasabik na, halina't pakinggan natin ang pambungad na pananalita ng ating mahal na punong guro ng mataas na paaralang Rasuliman Aghamat Teknolohiya, Dr. Ligaya G. Kides. Isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Buwan na ng Oktubre, at alam naman nating lahat, pag buwan ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang pagkakatatag ng mga bansang nagkakaisa, ang United Nations. Sa taong 2020, ang tema ng pagdiriwang ng United Nations ay International Year of Plant Health, pangangalaga sa mga pananim. Bakit kaya yun ang napiling tema ng United Nations na i-celebrate natin? Kasi unang-una, ang mga pananim ang nagbibigay sa atin ng malinis na hangin na ating nilalanghap para tayo ay maging malusog. Pangalawa, ito ang pinagmumulan ng pagkain ng mga tao at ng mga hayop din. Pangatlo, malaking kita ng mga mamamayan sa mga rural areas ay binubuo at nagmumula sa mga agricultural products. Pero sinasabi, ayon sa pag-aaral, na mahigit 40% ng ating mga pananim ay naaaksaya sapagkat hindi nabibigyan ng pahalaga at pangangalaga ang ating mga pananim. Ang isa pang suliranin na nagbibigay ng ganitong kadahilanan ay ang climate change. Sinasabi na mga eksperto na malaking bahagdan ng pagkasira ng ating mga pananim ay ang epekto ng climate change. At ang iba pang mga dahilan ay katulad ng mga peste at yung malimit na pag-travel ng mga tao sa iba't ibang lugar, nakakadagdag daw ito ng mga suliraning pangkapaligiran. Sa taong ito na 2020, napili ang temang ito sapagkat minarapat ng United Nations na bigyan natin ng tamang pagpapahalaga ang mga pangangalaga ng pananim. Sapagkat kapag nagawa natin ito, malaki ang maidudulot nitong ambag para maibsan ang mga suliranin ng kahirapan, ng pagkasira ng kapaligiran, at upang makadagdag sa produktibidad ng ekonomiya. Kung kaya't sama-sama tayong itaguyod at makiisa, pangalagaan natin ang mga pananim, lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. Alam nyo, maraming mga households na ang napili magtanim sa sarili-sariling bakuran, urban agriculture, urban planning, sapagkat malaki ang magiging ambag nito para maibsan ang mga suliraning dulot ng kasalukuyang pandemya. So, mga mag-aaral at mga magulang, makiisa tayo, itaguyod natin ang layunin ito ng mga bansang nagkakaisa. Isang mainit na pasasalamat sa ating mahal na punong guro, Dr. Ligaya Kides, maraming salamat po. Ngayon naman ay tunghayan natin ang isang mapamukaw na pahayag mula sa Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan, Ginang Amalia Solis. Dr. Ligaya Kides, Principal of Raha Soliman Science and Technology High School, Mrs. Marites Makababad, Head Teacher of Araling Panlipunan, Mr. Anil Carpio, Advisor of the UNESCO Club, and Ms. Maria Margarita Bautista, co-advisor, Araling Panlipunan teachers, all head teachers, faculty, students, parents and guests, a healthy and safe day to all of us. The year 2020 has been declared by the United Nations as the year of plant health. Plant is life. The health of the plant relies on us, and our health also relies on plants. Plant health is concerned with ecosystems' health. Plants have a massive effect on our lives. It provides us food, and it also gives food for all the animals and living organisms.
is the source of medicines and raw materials needed to create products. It produces oxygen for us to breathe. However, the health of the plant is often not considered. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, about 40% of the food crops lost due to plants' pests and diseases annually. This leaves millions of people without food to eat and seriously damage the agriculture. Unfortunately, climate change is also a threat to plants. As the global pandemic engulfed the world and we are all in temporary state of lockdown, one of the best way to do is to grow and nurture plants in our homes. There are several ways to do it. It all depends on the available spaces and resources. Of course, it has so many benefits. It will augment our food supply. It is also therapeutic. It could help reduce stress. This could also be a chance to reduce our time or more time on gadgets and interact more with our family. This is beneficial both personally and environmentally. As we launch the UN month today, maybe we could include in our activity the planting and nurturing even one plant per student, any kind of plant. Anumang uri ng halaman na po pwede nating itanim sa araw na ito. Maaari itong magsimula sa mga UNESCO officers hanggang sigurong matapos ang celebration ng United Nations ay makikita natin at ng mga mag-aaral kung paanong alagaan ang mga halaman at maranasan natin kung paanong pahalagahan ang halaman. So, sa the Araling Panlipunan Department, thank you for the effort to celebrate the United Nations Month for this year through online activities. Congratulations to the UNESCO Club officers and advisors, to the TWG. Let not the pandemic stops in propagating the UN mission and the United Nations celebration. This is an opportunity for us to showcase and celebrate the importance of plant health. For as we protect the plants, we also protect our life. Thank you and good day. Isang taus-pusong pasasalamat sa ating IPS at Supervisor ng Araling Panlipunan, Ginang Amalia C. Solis. Alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang mga halaman? Marahil ay alam nyo na mula sa ating dalawang naunang tagapagsalita. Ngayon, pakinggan naman natin ang isang presentasyon mula kay Alvin Gwinnett Anunciacion ng Grade 7 SPSA. Paano kaya ang daigdig kung walang mga halaman? Walang pagkain, walang malinis na hangin, walang buhay. Ang mga halaman ang nagbibigay ng ating kinakain. At ang halos lahat ng oxygen na ating hinihinga. Ngunit kailangan natin silang pangalagaan. Ano ang maaari mong gawin? Una, maging tagapangalaga ng mga halaman. Pangalawa, huwag magdala ng halaman tuwing bumabiyahe. Pangatlo, pangalagaan natin ng ating planeta. Pang-apat, maging kakampi ng hashtag Plant Health. Ang pangangalaga sa mga halaman ay pangangalaga sa buhay. Kaya, suportahan natin ang hashtag Plant Health. Ako po si Alvin Gwinnett Anunciacion. Paalam! Maraming salamat, Alvin Gwinnett. Napakahusay ng iyong paliwanag. Ngunit, bakit at paano nga ba nagkakasakit ang mga halaman? Halika, panoorin natin. Kapag nakikita mo ang mga halaman, naiisip po bang sila rin ay may buhay? Hindi sila umaaray pag pinuputulan mo ng dahon o binabali ang kanilang mga sanga. Hindi sila tumatakbo kahit iyong sigawan. Ang totoo, hindi sila makagalaw o makatakas. Hindi mo man sila naiisip bilang mga buhay na bagay, kailangan nilang maging malusog upang lumaki. Tulad mo, tulad natin.
ang isang buto na itinanim sa lupa ay maaring maging gulay na maaari mong kainin, puno na maaari mong akitin, o damuhan na maaari mong gawing palaruan. Ang mga halaman sa paligid natin ay lubos na napakahalaga. Ang weird siguro kung may halaman na kumakain ng sandwich o umiinom ng orange juice. Pero kailangan din nila ng pagkain at tubig tulad natin. Kung hindi sapat ang kanilang pagkain at inumin, sila ay malalanta o magkakasakit. Tulad mo. Kapag ang halaman ay may sakit o napepeste, hindi sila nilalagnat o CR ng CR. Ngunit sila ay nagbabago. Sila ay naninilaw, ang mga tangkay ay lulundo, malalagas ang mga dahon at maaari silang mamatay. Ang mga magsasaka ay nagsisikap upang hindi magkasakit o mapeste ang kanilang mga pananim, upang magkaroon ng masaganang ani na ating kakainin. Marami ng mga sakit at peste sa ating mga pananim, ngunit kailangan nating siguraduhin na hindi na madadagdagan pa ang mga peste na ito. Ang mga halamang may sakit ay hindi dumadating dito ng kusa. Nakakita ka na ba ng halaman na nakasakay sa eroplano? Ang tanging paraan upang makapunta sila dito ay pagdinala sila ng mga tao. Kaya naman napakahalaga na hindi tayo magdala ng mga halaman mula sa bakasyon. Kahit ang mga buto at halaman na mukhang malusog ay maaring may sakit na posibleng makahawa sa mga pananim na ating kinakain. Kaya, sa susunod na umakyat ka ng puno, maglaro sa damuhan o kumain ng masarap na mabolo o saging, maalala mo sana na kailangan nating panatilihing malusog ang mga halaman para sa ating kapakinabangan. Ayan, ngayon ay alam mo na kung paano nagkakasakit ang mga halaman at kung bakit ito ang piniling gawing tema ng United Nations o samahan ng mga nagkakaisang bansa. Bakit at paano nga ba naitatag ang United Nations? Ano ang kanilang mga gampanin at tungkulin? Pakinggan natin si Ginang Maria Margarita Bautista, advisor ng UNESCO Club. Ang United Nations ay isang pandaigdigang samahan na inunsad noong 1945 pagkatapos ng ikalawang digmang pandaigdig ng 51 bansa. Ano nga ba ang kahalagahan ng United Nations? Una, pinananatiling ito ang pandaigdigang kapayapaan at pagkakaisa. Kalawa, isinusulong nito ang panlipunang kaunlaran, mas mabuting antas ng pamumuhay at karapatang pantao. Ikatlo, binibigyan solusyon nito ang iba't ibang pandaigdigang solirani sa larangan na ekonomiya, lipunan at kultura. Ikaapat, pinauunlad nito ang maayos na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa. At ang huli, hinahadlangan nito ang pagkakaroon ng digmaan. Tunay ngang napakahalaga ng samahan ng mga nagkakaisang bansa. Ako si Ginang Maria Margarita M. Bautista na nagpapaalala ng kahalagahan ng United Nations. Maraming salamat, Ginang Bautista. Ano-ano namang mga patimpala kang inihanda ng Araling Panlipunan? Gusto niyo bang malaman? Iisa-isahin yan ni Fairlene May Magat mula sa Grade 8, Section 3. Ang Oktubre ay buwan ng nagkakaisang bansa. At sa taong ito, ang tema ay International Plant Health. Bilang pakikisa sa pagdiriwang na ito, ang batas na paaralang Raha Soliman, Agham at Teknolohiya ay maglulunsad ng iba't ibang virtual na patimpalak. Patimpalak na magpapatunay na kung dunong ang pag-uusapan ay hindi pauli tayong mga radyans. Ito ang patimpalak na tagisan ng talino na gaganapin sa ika-16 na Oktubre. Ang mga mag-aaral na nais makilaw sa patimpalak na ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Ginoong Alphonse Anuntasyon. Isa rin sa kausayang taglay nating mga radyans ang pagkilala. Kaya kagawaran ng Araling Panlipunan ay may patimpalak sa pagkilala sa mga watawat na magaganap sa ika-16 ng Oktubre. Makipag-ugnayan lamang kay Ginang Rosalie Caña kung nais ninyong mapabilang sa mga kalahok na nabanggit sa paligsahan. Husay sa pagbuo ng video at pagsasalita, kayang-kaya nating mga radyans yan. Kaya magkakaroon din tayo ng paligsahan sa paggawa ng isang minutong vlog na isasakatuparan sa 23 ng Oktubre
Ang mga nais sumali sa paligsang ito ay makipag-ugnayan lang kay Ginoong Leo Allegro. Maging sa pagsulat at paglika ay mahusay tayong mga radyans. Upang ito ay ating mapatunayan, magkakaroon tayo ng patimpalak sa pagbuo ng slogan na may kaugnay sa tema ng buwan ng nagkakaisang mga bansa na gaganapin sa 23 na Oktubre. Lahat ng nagnanais sumali sa patimpalak na ito ay maaaring magpatala kay Ginang Daisy May Duran at Ginang Berlin Orejas. Inaasahan ko ang iyong pakikilahok sa mga patimpalak na ito. Tara na, sali na! Ako po si Ferline May Lopez Magat ng Grade 8 Section 3. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ferline May. Bagamat hindi namin narinig ang patimpalak ng Mr. and Miss United Nations, dahil sa pandemya ay muli nating baliktanawan ang mga nakaraang kandidato at kandidata na sumali sa Mr. and Miss United Nations sa pamamagitan ng isang virtual parade of nations na inihanda ng Ginoong Philip C.G. Ochoa. Tila lalong tumingkat ang mga nagagandahan at makukulay na costumes ng ating mga kandidato at mga kandidata, lalo na't nailapat ito sa matingkad na mga halaman at mga hardin na kanilang napiling background. Ngayon naman ay tunghayan natin ang puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan, si Kinang Marites B. Makababad, para sa kanyang pampinid na pananalita. Isang mapagpalang umaga, mga Rajans. Alam nating lahat na ang mga halaman ang batayan ng buhay sa daigdig. Ito ang bumubuo sa malaking bahagi ng mga pagkain na ating kinakain at nagbibigay ng oksigen sa ating paghinga. Ang kalakalan ng mga halaman at mga halamang material ang kadalasang pinagmumulan ng kita ng maraming bansa na umaasa sa agrikultura. Ang mga halaman ang pinakamahalagang haligi ng kabuhayan ng mga tao upang makaahon sa kahirapan. Ito rin ang direktang nag-aambag sa supply ng pagkain, nagbibigay nutrisyon sa ating katawan at sumusuporta sa pambansang kaunlaran. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mga halaman ay mahalaga upang makamit ang United Nations Sustainable Development Goals for the year 2030.
Ang kalusugan ng mga halaman ay isang bagay na hindi natin maaaring ipagwalang bahala. Ang madalas at mabilis na pagkakaroon ng salot at sakit ay inilalagay ang kalusugan ng mga halaman sa higit na mapanganib ngayon kaysa dati. Tinatayang taon-taon, ang mga salot sa halaman ay nagdudulot ng pagkasira ng hanggang 40% ng mga pagkain pananim sa buong daigdig. Nagdudulot ng 220 bilyong dolyares na pagkalugi sa mga produktong agrikultural. Dahil sa paglaganap ng globalisasyon at pinalakas na migrasyon at turismo, ang mga salot sa halaman ay mabilis na kumakalat sa buong daigdig. Ito ang nagdudulot ng malaking pinsala sa mga native o local na halaman, produksyon ng agrikultura at sa kalikasan. Samantala, ang climate crisis ay negatibong naapektuhan ang mga ecosystem na nagpapaliit sa biodiversity at nagdudulot ng paborabling kondisyon upang lalong dumami ang mga salot sa halaman. Kaya naman, isang magandang inisyatibo ang pagtataguyod sa taong 2020 bilang International Year of Plant Health upang maipaalala at maisapubliko ang kahalagahan ng malulusog na halaman. Aasahan ng buong kagawaran ng Araling Panlipunan ang inyong taus-pusong pakikiisa sa programang ito. Muli, maraming salamat at isang makabuluhang pagdiriwang ng buwan ng nagkakaisang bansa at magandang umaga sa inyong lahat. Marami pong salamat, Kinang Marites Makababad, sa inyong pampinid na pananalita. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa ating punong guro, sa kanyang walang sawang pagsuporta, patnubay at gabay, upang maging matagumpay ang programa ng Araling Panlipunan. Gayun din po ang programa ng iba pang mga asignatura. Marami pong salamat, Dr. Ligaya G. Kides. Marami pong salamat sa ating supervisor ng kagawaran ng Araling Panlipunan, Ginang Amalia Solis, na bagamat siya po ay lubhang abala sa pagsasaayos at pag-i-edit ng mga modules para sa mga mag-aaral, ay nakapagbigay pa rin po siya ng mensahe para sa mga tagara Soliman. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng kagawaran ng Araling Panlipunan, sa mga mag-aaral na nagpakita ng presentasyon at nagbigay ng kanilang boses. At muli, ako po ang guro ng palatuntunan, Ginoong Anyel Carpio, na nagsasabing ingatan ang mga halaman dahil ang mga halaman ay buhay. Ang buhay ay pag-ibig at ang pag-ibig ay halaman. Marami pong salamat at magandang buhay. Pag-ibig ay tulad ng halaman na dapat alagaan. Hindi dapat uhawi sa tamis ng pag-ibig magpakailanman. Kung di kita makita, puso ko'y di naglaon, kubling malalanta. Tayo'y magkasama, may sikat din ang araw ng ating pagsinta. Kaya ang aking puso ay tulad ng halaman, didiligan mo lamang. Hindi dapat uhawin sa tamis ng pag-ibig magpakailanman. Huwag mong kalilimutan, pag-ibig ay halaman. Pag nakaligtaan mo mahalin, ay tuluyang mapapara. Itong ating pag-ibig ay tulad ng halaman na dapat talaga. Dapat uhawin sa tamis ng pag-ibig magpakailanman. Kung di kita makita, puso ko'y di naglaon, kubling malalanta. Kung tayo
tayo'y magkasama, may sikat din ang araw ng ating pagsinta. Kaya ang aking puso ay tulad ng halaman, didiligan mo lamang. Hindi dapat uhawin sa tamis ng pag-ibig, magpakailanman. Huwag mong kalilimutan, pag-ibig ay halaman. Pag nakaligtaan mong mali, ay tuluyang mapagpakailanman.